Hindi pa tapos ang aking Singapore food hack dahil nga galing ang aming pamilya sa Singapore recently. And one of the dishes that we tried na talaga namang busog na busog kami at nasarapan talaga kami is the Singapore chili crab. Ang Singapore chili crab is the most popular crab recipe in the world. And this is actually considered as Singapore's national dish. Nako, medyo nai-intrigue na ba kayo sa recipe na to? I decided to recreate it para naman makain ulit namin dito sa Pilipinas at para ma-share ko na rin yung recipe na to sa inyong mga ka-Cheffies. Pero bago ko magsimula, don't forget to like this video para marami pa ang makapanood. Luto na tayo! Ang dish kasi na to, yung Singaporean chili crab, it's actually a mixture of tangy, sweet, and spicy. As long as mag-change na yung color ng ating crab into bright orange, of course, you know that is cooked already. Ang init! Ang sarap! Sarap! When we went to Singapore recently, yung ginamit na crab when we ate in the restaurant ay Alaskan king crab. Nako, parang kasing laki siya nitong aking chopping board. Ganyan siya kalaki. It was served on the table. Pinakita sa amin gumagalaw-galaw pa. Siyempre nakita ni Kilda, natakot siya. So, nung niluto na, hindi niya nakinain. Natakot kasi siya. Commonly in Singapore, what they use is the mud crab. But of course, if you can't find it here, basta magpunta kayo sa inyong palengke, sa grocery, or sa inyong supplier if you have one, and just ask for crab or alimango. So, ang gagawin nyo lang naman dun sa crab, ginawa ko na to earlier kasi nga, para hindi ko na ipakita lahat sa inyo yung proseso, medyo matagal ng konti at saka madumi. So, what you will do, if you have the crab, of course, it's best that you buy and purchase crabs na buhay pa. Kailangan medyo gumagalaw-galaw pa. And the most humane way of killing your crab is by placing it in the freezer for around 30 minutes. Paglabas niyan, deads na yan. Hindi nagagalaw yung kanyang mga claws. So, that's what I did. Tapos, tatanggalin niyo lang yung outer shell. You keep that because, of course, that's for presentation purposes. And then, dun sa shell, makikita niyo parang may mga dumi-dumi. They call it parang crab mustard. So, I took it off. I set it aside. Ayan, nilagay ko siya dito. Because later on, we'll be adding it to our sauce. Ayan siya. That's actually very ma-umami. Talagang malasa yung kanyang crab mustard. So, ilalagay natin siya dun sa ating sauce. And then, I sliced it in half. Tapos, yung crab claws, what I did was I smashed it para mas mabilis siyang maluto, mas pumasok yung flavor ng ating sauce sa ating crabs. And of course, syempre pagkakain tayo ng crabs, ayun na nating mahirapan pa na tayo pa yung magpupukpok, di ba? Para mas madali na natin siyang makain later on. So, hindi ko na patatagalin pa. Let's start cooking! First thing that we need to do, of course, we have our wok here. Painitin natin ang ating mantika. So, I'm using vegetable oil for this. Yan, kailangan lang mainit siya on high heat. And then we have our aromatics. We have our onions. I'm using red onions. We have grated ginger. We have our minced garlic at sili. Ang dish kasi na to, yung Singaporean chili crab, it's actually a mixture of tangy, sweet, and spicy. So, I have here around 4 chilies na sliced na. If you want to reduce the heat of your dish, of course, just reduce the amount of chili that you used. So, mainit na siya. Let's put our onions. Ayan. We have our grated ginger. So, this is my version, ha? Para naman talagang mas swak sa panglasa ng pamilya namin din. At saka para mas madali din mahanap yung mga ingredients dito sa Pilipinas. Okay, so here is our minced garlic and our siling labuyo. Mga ka-Cheffies, by the way ha, ang rule of thumb when you're choosing sili, the smaller the chili, the spicier it is. So, yung siling labuyo na yan. Dati nung bata ako, naalala ko, kapitbahay namin, merong plants bahay nila sa harap ng bahay nila. Akala ko parang aratilis. Naku, tinikmang ko. Siyempre, talaga namang napakanghang napaso talaga yung dila ko. Umiiyak ako, umuwi ako sa bahay. Kaya tanong nung yaya ko, anong nakinawa mo? Kinain ko yung ano, prutas dun sa kabilang bahay. Naku, nakain ako ng napakarami asukal ni Aling Nora. Nakakaloka experience na yan.
Ayan, dagdagan pa natin ng konti. So, we will just let this come together for around 1 minute. Hayaan natin talagang yung flavors and aroma ng ating ingredients ay lumabas. So, we need our tomato paste. This will add the color that we need for our sauce and of course the flavor as well. So, let's just mix that. Okay. Iba-ibang ways of making our Singaporean chili crab. May mga alam ako that they would actually put all of the aromatics together. Tapos, ipo-food processor nila yon. Tapos, lalagyan nila ng konting oil. Pwede rin naman. But like what I said, this is Singapore chili crab a la Chefmom Rosebud. At this point, we could now add our sweet chili sauce. So, let's just add it together here. Oops. Let's lower the heat a little. Okay. Mix. Okay. Ang ganda na. All the flavors have come together. Amoy na amoy ko na. Parang nakakaubo nga in a way, ano? Okay. Now we add in our chicken broth. So, lagay lang natin siya dito sa ating pan. Okay, we can now adjust the heat again. Adjust natin to high heat. Pwede natin ilagay yung ating crab. Okay. Natin, syempre, para masarap, malasa. Ang crabs cook fast, ha? We could cook this for around. Let's check it after 5 minutes. As long as mag-change na yung color ng ating crab into bright orange, of course, you know that is cooked already. Ayan, maglalagay rin ako ng ano, plating ko. Siguro dalawa lang kailangan ko. Ayan. Takpan muna natin. 5 minutes. Balik. Okay, so mga after 5 minutes, let's check our crab. Ayan, oh, nagbago na ng kulay. Ang ganda na, bright orange na. So at this point, what I'm gonna do is I'm gonna take out the crabs. Lagay muna natin siya dito sa isang plate. While I finish off the sauce. Ayan, very nice. So, we finish off our sauce. What I'm gonna do next, kailangan natin ng slightly beaten egg. So, this will add sheen to our sauce and medyo magsa-slightly thicken din yung sauce with the addition of the egg. Okay, lagay natin siya on medium heat. Ang ingay ng mga aso. May dumating na naman bambisita. Napakadami namin aso dito. So, just cook it. And then, we add vinegar. Okay. So, wag muna natin haluin pag nilagyan natin yung vinegar. Let it cook kahit na mga 30 seconds before we start stirring it. Para talagang maluto ng tama yung ating vinegar. Okay, now we can start stirring. Siyempre, to balance off the flavor of all the spice, we have here our brown sugar. Okay, brown sugar. So, just mix that there. At yung kaninang sinet aside ko nga na crab mustard. Ayan, lagay natin dyan. Pampalasa. There. Pero if you're icky about it, of course, you could take it off. Pwede namang hindi nyo na yung idagdag. Pero kasi, yung mga ganun, must be very flavorful. Minsan nga, diba, pag makain tayo ng crab, pag nandun pa yun sa mismong shell, nakain din natin. Ingat lang po sa mga matataas sa kolesterol, ha? Hindi ko ina-advise na laging kumain ito. Okay. Let's add some pepper. Kamay ko na. Bang. Sarap! Salap-salap! Okay, you could add a little bit of salt. Not too much na. Ito, meron akong white salt. Not too much na.
Perfect na. Pang ano lang, pampa-season lang ng slight pa. And then we have here our cornstarch with water. Mga ka-Cheffies, alam niyo na 'to, 'di ba? Slurry para lumapot ang ating sauce. So at this point, pwede na nating ibalik yung ating crabs. Ayan. Doon na sa simmering part. Ito na actually yung patapos na, mga ka-Cheffies. Napakadali, di ba? So, hayaan lang natin to stay for like 2 minutes para ma-absorb pa ng crab natin yung flavor ng ating sauce. Ilagyan natin ng konting spring onions. Pero mamaya sa plating, lalagyan ko ulit. And I love this, but some people don't like it, but I really, really, really love this. Yung ating cilantro. It will add aroma and flavor to the dish. Lagyan natin yan. This is good. Ayan. Palaputin pa natin ng konti yung sauce. Tapos pwede na to. Busing ko na tong slurry. Okay, plate ko na para mapakita ko na sa inyong finished product. Ayan. At lagyan natin ng sili para may warning sila na maanghang yan. Oh, 'di ba? Napakadali lang niyang gawin. Pwede niyong gawin sa inyong mga family get-togethers. Like what I said, perfect na kainin yung crab sa bahay kasi nga medyo makalat. Sa pag nasa restaurant, parang hindi ko siya masyado na-enjoy kasi kailangan magpaka-prim and proper. Pero pag nasa bahay, pwede kayong magkamay, mga ka-Cheffies. Ako sana naman ay na-enjoy nyo itong recipe video na to. And of course, show me some love by commenting, letting me know kung na-try nyo ba, kung na-enjoy nyo ba, and let me know kung ano pa mga recipes ang gusto nyong mapanood dito sa aking channel. Once again, thank you so much for watching and I'll see you again next time. Pero ngayon, sisintensyahan ko na. Itong mahirap pagka-crab eh. Kailangan talagang kamayin. So, pardon me mga ka-Cheffies. Kakamayin ko siya. Sige, dito muna tayo magsimula sa maliit. Tikman na natin. Yung sauce kanina kasi natikman ko na. Kamay-kamay! Ayan na oh. Sarap. Meron na akong cup ng rice dito. Ready na. Oh, look at that. Ang init. Ang sarap. Sarap! Sarap! Hindi ako nagbibiro mga ka-Cheffies. Napakasarap!